kung ikaw ay batang lumaki noong 90s at 2000s, malamang isa ka din sa mga nanonood noon ng youth-oriented show sa ABS-CBN na GMIC. Ang iba sa mga cast ay naging sikat sa showbiz, samantala ang iba naman ay tuluyan ang nilisan ang industriya. Ating alamin kung ano ang nangyari sa kanila at nasaan na sila. The Philippine Showbiz List presents GMIC Cast, nasaan na sila ngayon? Stefano Mori. Sa hindi may kakailang karisma at taglay na kagwapuhan ng Filipino-Italian na si Stefano Mori, isa siya sa mga naging crush ng bayan noon. Nagsimula ang karera ni Stefano sa showbiz bilang child actor noong mid-90s kung saan ay nakagawa na siya ng mga dramatic movies at TV shows. Noong 1999, na maging bahagi siya ng GMIC kasama ang kanyang mga bandmates sa JCS at nakagawa sila ng kanilang self-titled debut album taong 2000. Sa GMIC ay gumanap si Stefano bilang si Borge na childhood crush ni Ronnie na ginampanan naman ni Camille Prats. Ngunit na magtapos ang GMIC noong 2002, ay marami ang nagulat na magdesisyon si Stefano na tuluyan ang iwanan ang kinang ng showbiz at mamuhay ng privado. Kasunod nga na kanyang pag-alis ay ang paglipad niya sa Italy, kasama ang pamilya para doon manirahan. Mapapansin ang pagiging mailap at tahimik ni Stefano at pangangalaga sa privado nitong buhay. Subalit hindi nakatakas ang tila pagiging matagumpay nito sa likod ng kamera. Ayon sa mga ulat, si Stefano ay isa ng matagumpay na businessman at chef ngayon. Nagmamay-ari siya ng restaurant sa Italia na tinawag na Casa Italia Restaurante Pizzeria and Delicatessen, na isa ring wine store at coffee shop kung saan mayroon rin umanong mga branches dito sa Pilipinas. Gayunpaman, wala namang naiulat kung may sarili na ba itong pamilya. Ngunit matatanda ang taong 2016 nang kumalat ang balitang di umano'y engaged na si Stefano. Pero hindi pa rin malina kung nagpakasal nga ba sila na kanyang longtime partner o hindi pa. Camille Prats. Bata pa lang ay napapanood na sa telebisyon si Camille at nakilala bilang isa sa magaling na child actress ng kanyang henerasyon. Lalo na sa kanyang memorable performance sa pelikulang Sarah ang Munting Prinsesa. Mula nga rito ay nagkasunod-sunod na mga proyektong kanyang ginawa at kabilang na nga riyan ang isa siya sa nagbida sa GMIC bilang si Ronnie kasama ang kanyang kuya na si John Prats. Nang magtapos ang naturang programa ay lumabas pa siya sa ilang mga teleserye at gumanap na supporting roles. Ngunit noong 2005, nang lumipat siya sa GMA7 at ginulat ang lahat sa kanyang naging transformation nang mag-post siya sa isang men's magazine na FHM. Sa kanyang bagong network ay napanood siyang gumanap sa iba't ibang roles ng Kapuso shows. Taong 2007 na magbuntis siya at noong January 2008 ay kinasal si Camille kay Anthony Linsangan. Matapos nga nito ay muling pinagpatuloy niya ang kanyang showbiz career. Pero sa kasamaang palad noong 2011 ay pumanaw ang kanyang mister. Sa kabila ng nangyari ay nagpakatatag si Camille at pinagtuunan ng pansin ang kanyang acting career. Ilang taon ang lumipas nang muli siyang umibig at noong January 2017 ay pinakasalan niya ang kanyang childhood friend na si Vijay Yambao kung saan sila ay nabiyayaan ang dalawang anak. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang magandang takbo ng karera ni Camille sa showbiz bilang Kapuso star at isa nga sa nagmarka niyang programa sa network ay ang pag-host niya sa daytime talk show na Mars Pamor na nagtapos lang nitong mga nakaraang buwan. Ann Curtis. Talent naman ng Viva at GMA si Ann na magkaroon siya ng guest appearance sa GMIC kung saan gumanap siya bilang si Apple na isang magandang high schooler na naging Apple of the Eye ng GMIC Boys. Matapos sa kanyang short stint sa GMIC ay gumawa pa ng ibang Kapuso program si Ann. Noong 2004 nang tuluyang lumipat sa ABS-CBN si Ann at nabigyan ng major role sa seryeng Hiram. Mula sa pagiging darling teen, siya ngayon ay isa na sa it girls ng bansa at bilang sa ganding pambansang sweetheart. Sa lumipas na taon ay hindi mapagkakaila ang pamamayagpag ng karera ni Ann at pinatunayan ang kanyang husay hindi lang sa pag-arte kundi maging sa pag-host kung saan ilang taon na siyang bahagi ng noontime show na It's Showtime. Bukod sa tagumpay na kanyang showbiz career ay masaya din ang buhay pamilya niya sa piling ng kanyang asawang si Erwin Yusef at sa nag-iisa nilang anak na si Dahlia. John Prats. Mula sa pagsisimula ng karera ni John sa gag show na Ang TV noong 1992 ay hindi na nawala sa harap ng kamera ang kanyang presensya. Nabigyan siya ng break na naging bahagi siya ng GMIC bilang si Yuan na Big Brother na tinitingala ng lahat sa naturang show. Dito rin ay naipareha siya kay Heart Evangelista na kalauna na naging ka-love team niya. Nasundan pa ang paggawa niya ng mga kapamilya projects at naging runner-up siya ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1. Mula nga sa pag-arte ay sinubukan din ni John ang magtrabaho sa likod ng kamera bilang isang direktor at ilan nga rito ay ang It's Showtime at ang seryeng kinatampukan din niya na FPJ's
ang probinsyano. Sa usaping pamilya naman ay going strong ang pagsasama nila ng aktres na si Isabel Oli kasama ang tatlo nilang anak. Miko Samson. Si Miko naman ang isa sa original na cast member ng Jimmy kung saan gumanap siya bilang si Tonsi. Ngunit matapos ang naturang programa, ay nagdesisyon si Miko na iwanan ang showbiz at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng BS Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Ayon sa kanyang Instagram account, siya ay matagal na nakabase sa US at nakapagtapos ng law degree sa Columbia University. Kadalasang makikitang post sa kanyang social media accounts ay tungkol sa opinion niya sa politika dito sa bansa. Bagamat pribado sa kanyang personal na buhay, ay hindi naman nakalimutang ibahagi ni Miko ang mahalagang parte nito. Sa kanyang Instagram post on July 2021, ibinahagi niya ang picture ng kamay nila na kanyang misis na may suot ng wedding ring. Para naman sa kanyang asawa, hindi man nila inaasahan ang setup ng kanilang kasal dahil sa pandemya, masaya siyang ikinasal siya sa kanyang itinuturing na best friend. Carlo Aquino. Ginampanan naman ni Carlo ang karakter ni Junjun, ang peacemaker ng grupo sa naturang show na love interest ni Jelay. Tulad ng iba niyang kasamahan, ay nanatili sa sirkulo ng showbiz industry si Carlo. Katunayan, mula sa iconic role niya sa pelikulang Bata-Bata Paano Ka Ginawa, hindi maitatanggi ang pag-evolve niya bilang isang magaling na aktor na kanyang henerasyon sa lumipas na taon sa mga teleserye at pelikulang kanyang ginawa na dahilan upang makatanggap siya ng parangal at nominasyon. Isa nga sa huli niyang proyektong ginawa ang pelikulang Expensive Candy, katambal si Julia Barreto. Kung buhay pag-ibig naman ni Carlo ang pag-uusapan, ay hindi naging kaila ang minsang pagiging maingay nito. Matatandaan na noong January 2019 nang mapabalita ang relasyon niya sa modelong si Trina Candaza at noong September 2020 nang isilang naman ang pangalan nilang si Mithi. Ngunit matapos lamang halos 3 taong relasyon ay nauwi ito sa hiwalayan noong January 2022. Sa kabila ng nangyari, ay nanatili naman ang magandang ugnayan ng dalawa lalo na sa pagko-co-parents na nag-iisang anak nila. Noong March 2022, sinabi ni Carlo na bahala na ang tadhana kung ano man ang kapalaran nila ni Trina. Naging tapat naman si Trina na hindi siya sarado sa posibilidad na magkabalikan sila ni Carlo. Angeline Aguilar. Sandali naman ang naging takbo ng karera ni Angeline sa showbiz. Matapos nga ang paglabas niya sa Jimmick bilang si Bea Aguilar, ay napanood pa siya sa ilang kapamilya shows. Nakilala rin siya bilang kabatchmate niya na Bea Alonzo at Pia Wirtz back sa youth-oriented show na K2BU. Pero kinalauna na iniwan niya rin ang entertainment industry upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng fine arts. Ayon sa ulat ng Push.com, si Angeline ay nakabase ngayon sa New York at isa ng jewelry designer doon. Kung pagbabasihan naman ang kanyang Instagram account, ay mababakas naman ang masaya niyang love life at passion niya sa photography. Heart Evangelista. Tila hindi naman kailangan pa ng introduction si Heart dahil isa siya sa nagbibigay ingay ngayon sa showbiz at hindi naging lingid sa kaalaman ng karamihan ang estado ng kanyang buhay. Mula sa kanyang fashion at acting career hanggang sa kanyang personal na buhay. Pero bago yan, 2 dekada na ang nakalilipas, nakilala siya bilang si Mrs. Sandejas sa Jimmick na naging ka-love team ni John Prats. Mula nga noon ay pinagpatuloy ni Heart ang kanyang pagiging A-list actress. Naging VJ din siya sa Mix at nagkaroon ng hosting stint sa Star Talk. Noong 2015 naman pa siya siyang lumagay sa tahimik at nagpakasal kay Cheese Escudero. Taong 2018 naman nang siya ay magbuntis sa kanilang first baby ni Cheese, pero noong June 2018, malungkot na inanunsyo ni Heart na nakunan siya sa kanyang kambal na anak. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagiging aktibo ni Heart at paggawa ng ingay, hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang agwapansing fashion styles na kanyang ibinabahagi sa kanyang YouTube channel at social media accounts. Danilo Barrios. Bahagi naman ng dance group na Street Boy si Danilo na gumanap na baste sa Jimmick. Nang magtapos ang programa, ay sinubukan naman ng ABS-CBN ang acting skills si Danilo sa pamamagitan ng pagkakasama niya sa ilang serye tulad ng fantasy series na Spirits. Lumabas pa siya sa ilang mga programa sa telebisyon mula sa magkaibang network bago na desisyon na tuluyang iwanan ang bag-arte. Wala man sa showbiz ay naging maayos naman takbo ng kanyang buhay at naging matagumpay sa larangan ng pagnenegosyo. Siya mismo ang nagpapatakbo ng family business nila, katuwang ang kanyang misis na si Regina Regs Soqueno Barrios. Sa kanyang bakanting oras ay minsan naman siyang gumagawa ng mga TV guesting stints. Dumalo rin siya sa reunion ng Street Boys at nagkipag-collaborate sa ilang 90s dance group para sa isang concert na pinamagatang 90s Dance Concert Panahon Ko To noong 2020. Hindi naman ikinailan ang aktor na may nag-o-offer pa rin sa kanya sa showbiz, ngunit mas prioridad niya umano ngayon ang pagtutok sa kanyang pamilya at pag-alalay sa kanyang tatlong anak.
Janos Del Prado. Nagsimula ang karera ni Janos sa 90s movie na Batang X, pero higit siyang nakilala sa fantasy film na Magic Kingdom. Napasama naman siya sa Jimmick taong 2001 bilang si Epoy, at hindi may pagkakailan na mula noon ay napanatili niya kanyang pangalan sa industriya. Ilan sa mga notable roles niya ay sa Star Cinema movies na Four Sisters and A Wedding at A Second Chance. Subalit noong December 2021, emosyonal si Janos habang binabahagi ang kanyang pinagdaanan sa sariling pamilya. Sa interview sa kanya ni OG Diaz, inamin ni Janos ang karanasan niya nang makituloy siya sa tahanan ng kanyang immediate family. Ilang taon na rin kasi buhat na magsimula ang pandemya, at aminado si Janos na isa siya sa mga lubos na naapektuhan financially. At dahil nga sa nagdesisyon ng aktor na umalis, ay nakiusap ito sa kanyang mga kamag-anak kung maaari ba siya magituloy pansamantala. Kahit naramdam ni Janos na parang napilitan lang ang kanyang immediate family na tanggapin siya sa kanilang bahay, ay nag-effort pa rin ito. At kahit papaano ay nagko-contribute pa rin siya sa bahay gaya ng pagbili ng pagkain. Ani Janos, simula daw nang lumipat siya sa bahay hanggang sa pinaalis siya ay hindi siya kinakausap ng kanyang nakakatandang kapatid. Nananatili lang daw siya sa kwarto at hindi rin siya maaaring sumabay sa kanila sa pagkain. Dito daw ay nagsimula na siyang komisyon kung bakit ganun ang pagkikitungo sa kanya ng sariling pamilya, na para bang wala itong naitulong sa pamilya. Hindi naman daw sa ini-impose niya na magkaroon ng utang na loob ang pamilya sa mga naitulong niya, pero sana man lang daw ay pakitaan siya ng appreciation. Kaya rin daw siya na-scam noon sa rerentahang bahay dahil nagmamadali siyang umalis sa bahay ng pamilya dahil sa naging pagkikitungan ng mga ito sa kanya. Sa kabila nito ay pinagpatuloy ni Chano sa kanyang buhay at kasulukuyan siya napapanood sa comedy series ng GMA na Happy Together. Angelica Panganiban. Naging bukas na aklat naman ang takbo ng buhay ni Angelica magmula nang pasukin niya ang mundo ng showbiz. Nang magtapos niya ang Jimmy kung saan gumanap siya bilang si Jelay, ay ginulat niya ang lahat sa kanyang mature role sa 2004 movie na Santa Santita. Mula rito ay hindi na nagpaawat pa ang mga bigating proyektong pinagkatiwala sa kanya mula sa mga teleserye at maging sa pelikula, na lalo pa nagpamala sa kanyang kakayahan bilang aktres. Katunayan, si Angelica ang kinukonsidera bilang isa sa most prized talents ng Star Magic. At matapos ang mahigit 2 dekada sa industriya, nagdesisyon si Angelica na pansamantala munang mamahinga sa showbiz upang pagtuunan ng pansin ang panibagong yugto ng kanyang buhay. At ito ang pagbuo niya ng pamilya kasama ang partner na si Greg Homan. At ito nga lang September 20, 2022, nang sa wakas ay natupad na ang matagal niyang pinapangarap na maging ina matapos na isilang niya ang pangalan nila na si Amila Sabin. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!